Hindi ito Java rice na lagi niyong ino-order sa mga silog resto. Hindi rin kanin na nilagyan ng margarine o di kaya coloring para mas maging enticing. Ito ay variety ng bigas na kulay dilaw na kung tawagin ay golden rice o malusog rice. Siksik ito sa beta-carotene na dinevelop sa pamamagitan ng genetic engineering kaya naging kulay dilaw. At sa Pilipinas, isang magsasaka mula sa Nasugbu, Batangas, ang pinakauna nagtanim nito sa pamamagitan ng direct seeding sa tulong ng DA PhilRice at ng Department of Agriculture Region 4A. Siya si Gerardo Cabasis ng Sitio Pook, Barangay Katandaan, Nasugbu, Batangas, o mas kilala sa tawag na Pangulong Jerry. Yun naman, anihin na po natin ngayon ang malusog rice. First ever direct seeded na binhe, sinubukan po rito sa bayan ng Nasugbu. Nitong nakarang linggo ay tuluyan na ang inani ang mga tanim nitong malusog rice sa kanyang 1.9 hektaryang taniman. Masarap! At para matikman kung ano ang lasa ng golden rice, tinungo natin ang lugar ni Sir Jerry sa Nasugbu, Batangas. Kabrigada, atin tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas kung saan binisita natin yung taniman ng isang magsasaka na ang kanyang bigas ay tinuturing na golden rice kasi ang kanyang butil ay kulay dilaw. Sa lupang ito, itinanim ni Sir Jerry ang first ever direct seeded malusog rice ng Pilipinas. Hinahanda na ito sa ngayon para sa panibagong pagtatanim. Ayon sa kanya, nitong nakarang Agosto niya itinanim ang mga binhe mula sa PhilRice matapos humingi ng tulong makaraang sirain ng bagyo ang kanilang pananim na palay. Nagdaan pong mga bagyo, nakatanim na po ako, na wipe out po lahat yung aking pananim dahil sa bagyo. Ngayon po ay naghahanap po ako ng binhim palay sa na maitatanim uli. Ngayon po dumating po yung taga PhilRice Muñoz Nueva Ecija at PhilRice Los Baños. Nakita po nila yung aking area pwede po raw para sa binhing malusog rice. Drum seeder po ang ginamit kong way kung paano ko siya i-direct seed. Hindi gaya sa ordinaryong palay, mas madali umano ang pagtatanim ng malusog rice. Malakas ang naturang variety at kahit dinaanan ng ilang bagyo, tuloy ang magandang pagtubo nito. Binagyo po siya. Ang dami pong bagyo na pinagdaanan niya. Pero siya po'y nakasurvive. Kaya po sabi ko nga, napakaganda ng binhing ito dahil yung lakas ng isang palay nasa daladala niya. 95 days po lamang, naani po siya. Sa tulong ng Municipal Agriculture Office ng Nasugbu, ay napatubo ng maayos ni Sir Jerry ang mga tanim ng malusog rice. Kasama namin ang Agricultural Training Center, ADI, ang DARFO. Yan, tulong-tulong po kami na daluyin ang teknolohiya para sa mga magsasaka sa Nasugbu. At isa, si Pangulong Jerry, sa nakinabang sa teknolohiyang iyon na magpasa hanggang ngayon ay ginagamit at patuloy na nililinang. Isa't isa sa kanila, nagbo-volunteer na gusto na rin nilang magtanim ng ganitong variety. Ang malusog rice ay resulta ng genetic engineering na dinevelop ng dalawang researchers na sina Ingo Potraikos at Peter Bayer na layuning wakasan ang vitamin A deficiency. Taglay nito ang infused beta-carotene na siyang nagbibigay ng kulay dilaw sa mga butil. Ang na-develop na teknolohiya ay binahagi sa mga developing countries kabilang na ang Pilipinas bilang donasyon para sa pagkakaroon ng mas malusog na uri ng bigas. Ang taglay na beta-carotene nito ay kayang tumugon sa 30-50% na vitamin A na kinakailangan ng katawan ng mga bata, mga buntis at mga nagpapasusong ina. Ito po ay mula sa genes o sa genetic combination ng yellow corn na inilipat o in-enhance sa bigas sa palay para taglayin ng palay ang beta-carotene content
At ito po yung kanilang inaral, pinarami hanggang sa naging yellow rice o malusog rice variety. Ay kulay dilaw, pag isinaing mo siya, tulay dilaruin po. Ang kagandahan po sa kanya, dilaw siya hanggang loob. Pag hinugasan mo siya, para din siya natural na bigas natin, hindi kumukulay yung kulay dilaw. Tiniyak naman ang Phil Rice na ligtas kainin ng golden rice bilang isang genetically modified na bigas. Dumaan kasi ito sa biosafety regulatory process kung saan napatunayang ligtas ito kainin, itanim at walang masamang epekto sa kalikasan. Ayon sa Phil Rice, ligtas ito gaya sa nakagubian ng mga Pinoy na puting kanin. Sa buong mundo, Pilipinas lamang ang nag-aproba sa pagtatanim at pagpapalaganap nito. At sa ating bansa, sa lalawigan ng Batangas, particular sa bayan ng Nasugbu, unang itinanim ang first ever direct seeded malusog rice. Mula sa Batangas, katuwang ang Drive Max Herba Capsule in the heart of changing lives. Ako si Brigada Mike Salgado ng Brigada News FM, The Music and News Authority.